Ibigyan ko rin kayo ng lahat ng uri ng buti at mga buti.
na inyong mga kain. Ang lahat ng halaman ng tiyan ay ibibigay ko naman sa may ilang na hayop, malaki man o maliit, at sa lahat ng mga ibon. At ito na ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa, at lubos niyang kasihan. Dumaan ang gabi, at sumapit ang umaga. Ito ang ika-anim na araw. Gayon ika ng Diyos ang lupa, ang langit, at lahat ng bagay na naroon sa loob ng anim na araw. Tinapos niyang bigayin ang lahat ng ito, at siya'y nagpahinga sa ika-itong araw. Pinagpala niya ang ika-itong araw at itinani, sapagkat sa araw nito, siya nagpahinga matapos likhain ang lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sinasadya ko kung sino si Paul at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki.
sinabi ni Jesus sa kanila. Ang propeta ay ginagalang kahit sa liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa hindi na pagsasalatayan, hindi siya gumawaroon ng maraming kababalatan. Ng Diyos ng pag-ibig. Pagkakayo pa ko, sa pagkakayo
kundi ang tuwo ng Diyos ng pag-ibig, ang Diyos ng pag-amahal, na walang iba kundi ang ating Panginoon, Jesu Kristo. Kumisa na makikita natin yung mga
na kinakailangan natin ng patuloy na pagpagpunan sa Diyos. Kasi hindi ang magkakaroon sa atin. Kung ang tinataan pa natin ng landas ay tama o mali. O baka ito'y nagugulong ng pagkakasala. Parang naman kasi hindi tayo nagkakasala. Pero pagkakaroon niya, yung ating ginagawa ay hindi isa tayo sa nagawa ng Diyos. Kaya nangyayari, palpak. Marami tayo kung isang gawain ang palpak. Kasi bakit? Hindi rin yung nagawa ng Diyos. Kaya nangyayari natin ang patuloy ng pag-inilay. So tinatawag po natin magawa sa buhay natin sa lebing nito. Alam mo, sa pagdilo sa taimik nito ay nawa ay nakita sa atin na tayo ay gumawa ng isang bagay na tumutulong sa kalooban ng Diyos na sa nabunga bunga ng ating pag-inilay sa ating pag-ipag-unay sa pagsunod sa kalooban ng Diyos at bunga ng ating pagmamahal. Sabi na natin ang tunay na pagmamahal sa makikita sa gawa. So, kaya rin po kayo binari ko para ipanalangin ang iyong mahal sa buhay na maliwanag na siya ay kukwilos para makita yung kanyang pagmamahal sa inyo. At nawala mo ay maging papakaya natin at maging gabay natin na nawala maging pamalak sa susunod ng mga generasyon na yung mga tao na tunay na gumagawa sa ayon sa kalooban ng Diyos na patuloy na nagmamahal sa Diyos at sa kapwa. So nawa mo ay sa Espiritu ni Tablo at Tibet ay mabigyan balak-balak na kayo sa pagkayo na nakilala niya. Ah, ito pala yung maganda ng halimbawa ay pinakita kita. Ganito pala dapat na magmahal sa kapwa. Ganito pala yung dapat na magmahal sa Diyos. Ay ganda po pamana. No? Napaming bahagi nyo at sigurado nyo na kanilang kapag-ilos ay hindi lamang sa panahon ng kanilang buhay sa ngayon nito o yung magpatuloy katulad ng buhok na kumalatoy sa ito na mga nanggali kinabel at Lord.
Thank you.
Ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, igapit ko yung simpahan na nalap sa punti. Ipot ko sa kami sa pag-ibig. Kaysa ang pranas na sa inyo na natura. Anak na dapat pa rin. Malalakan ko rin ang mga kapag-igapit na ito na yung pag-asal sila yung rin makukuhay. Kaya yung pili lahat ng mga kumata. Then, no. Kaya yung pili lahat ng mga kumata. Kawalo sila patuloyin sa inyo ay isa na pahalo kay Maria ng Diyos, isa Joseph, na mga apostol, isa Martin, ang lahat ng mga maranan ako ay dito sa lehit, gab ka na patulog sa iyo. Mga pagdiyo na matangin ang pagpupulit sa kanilang ano, sa pagdita ng lahat na aking pangito, Heso Kristo. Sa pagpapagita ni Kristo kasama niya sa kanyang lahat ng para pagpapulit sa iyo, Diyos na baka kapag-iriyan kasama ng Espiritu Santo, makakasama natin ka. Amen.
ng kordero. Panginoon, hindi na wala natin ang ulit sa iyo. Ngunit sa isang ikinabalang